Unity. Di ba? Yung hindi nag-aaway, hindi nag-kontrahan. Ha? Na violently. Okay? Ayaw naman natin ng walang kontra. Siyempre, laging, sabi nga eh, there is beauty in clashing of opinion. But such must not lead us to separation. Tama? Oh. Ano sabi ni Voltaire? Kilala niyo si Voltaire? Hindi rin niya kayo kilala eh. Sabi ni Voltaire, I may not agree with what you say, but I will always defend your right to say it. That's democracy. Diba? Hindi man ako ayon sa sinasabi mo, pero pagtatanggol ko yung karapatan mo na sabihin yan. Diba? Kasi in clashing of opinion, nare-refine ang isang issue. So, sa family relationship, marami tayong matutuklasan dyan. Ano nga uli yung family relationship? Ito ay mismong ang Diyos ang nagbuo nito. No? At pinatibayan ito ni Jesus Christ. Kaya hindi pwedeng hindi natin ito ilalagay sa ating core value. Okay? Mm. At ang end result na gusto natin dyan ay yung family, Good Neighbor Christian Fellowship family, ang mga members ay maging ano, maging fruitful, productive, at saka useful part of our society. Okay? So yeah, titignan natin yan. So going back to love, paulit-ulit tayo, no? Ano sabi natin sa ating fourth core value sa love? What kind of command? Great command. Dakilang utos. See? Nagaling mismo kay Jesus Christ. Days before he was captured by the elements of the Roman authorities, nagbigay siya ng bagong utos. But by and large, such is a command that we should not, ano, we should not neglect. Hindi natin pwedeng baliwalain. Kung ikaw, Ate Piling, magbibigay ka ng utos kay Amy, tapos babaliwalain ni Amy, ano mararamdaman mo? Magdaramdam din ako doon, maghihinanakit. Yun. Dalawa. Amy, magdaramdam na, maghihinanakit pa. Oh, pero ano napansin niyo sa sinabi ni Ate Piling? At yun ang nararanasan natin sa God. Ano napansin ninyo? Doon sa sinabi niya? Ano yung sinabi niya? Oh, ano nga? Anong napansin niyo doon? Damdamin niya. Ha? Damdamin niya. Nalulungkot. Ano pa? Think. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Isang bagay na mahalaga sa sinabi ni Ate Piling. Sinabi ba niyang magagalit siya? Hindi. See? Ang God, nagdaramdam. Pero hindi niya magagalit. Huh? Si Ate Piling, maganda yung sinabi niya. At totoo yun, human factor yun. Ano ka? Magdaramdam. At? Maghihinanakit. Pero hindi magagalit. See? Pero walang galit sa puso. Huh? Walang galit sa puso no, yun. See? Oo. Oh. Ang ganda nung sinabi ni Ate Piling. Tapos na ang service. Tinapos na. Tapos na. Kain na tayo.
You see? Yun yun. Anything we do against the command of God, it can make God sad, disappointed, but never angry. Pastor, meron kayong gusto idagdag doon? Thank you, Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya nga po, tinitingnan ko po yung nandyan sa taas, the spirit of forgiveness, reconciliation, interdependence, and all of that. Kasi nga po, dahil tayo ay hindi mga perfect creatures, talagang we have to make allowances for, yun nga po, pagkukulang, pagkakamali, pero hindi magtatanim ng sama ng loob. Yun, hindi magagalit. Kasi naintindihan po natin na tayo talagang by nature maraming kahinaan. Kaya po kailangan yung love eh. Because yung love, sabi nga po sa Bible, ay nagtatakip ng ang pag-ibig. Love covers multitudes of sin. Opo, love conquers all, sabi nyo nga po. Kaya po, napakahalaga po ng love kahit na minsan po nagkakaroon tayo ng samaan ng loob o hinanakit o pagkukulang, natatakpan siya ng pag-ibig. Kaya pwede yung spirit of forgiveness, pwede rin yung spirit of reconciliation kung may pag-ibig. Thank you, Pastor. See, anong mapapansin ninyo sa core value natin? Oh, kababanggit lang ni Pastor. Ano na una? Forgiveness. It enables us to manifest the spirit of forgiveness. You cannot have reconciliation, interdependence without first forgiveness. See? Yung pag-ibig nagdadala sa'yo sa kakayahan na magpatawad. Di ba? Kung mapapansin po natin, dun sa sinasabi na fruit of the Spirit, nauna rin po yung love. Okay. Di ba? Ganda, no? So, tama ba yung ating core value? Sino magsasabing tama yan? Oh, see? Tama ako eh, no, Pastor? See? Forgiveness is born by love. Di ba? Ano ba sabi natin? Doon sa tatlong bagay na mahalaga, ano yung tatlo na yun? Sabi ni Pablo? Ha? Faith? Pinatatawad ko kayo. Hope and love. Sa tatlong yan, ano dyan ang ikinunek sa God? Sa Bible. Meron ba tayong mababasa sa Bible na God is hope? God is faith? Ano mababasa natin? God is love. Kaya nga, among these three, what will remain is love because God is love. Di ba? Yun. Yung love na yon, God mismo yun. And without God, there is no love. Di ba? Without love, there is no forgiveness. Without forgiveness, there is no reconciliation. Di ba? Kaya nga magandang as we wrap up itong ating core value, wag nating kalilimutan yan. Na ang nagpo-propel sa atin na umibig ay yung utos ni Kristo. See? At yung utos ni Kristo ang nagpo-propel sa atin yung pag-ibig natin kay Kristo. Di ba? At yun, mahalaga yun, the moment ma-recognize mo sa sarili mo
na si Kristo ay Panginoon mo. Di ba? At yan ay magde-demonstrate ng pagiging mature Christian natin. Yung pagkakaroon natin ng tinatawag natin na surrendered life. Okay? Kasi, paano mo masusunod si Kristo kung hindi mo isusurrender ang buhay mo sa Kanya? Di ba? Kagabi, nanonood kami ni Ate Puring nung coronation ni Paring Charles. Kumpare ko yun eh. Talagang sabi ko, tingnan mo ang mga English. Matanda, bata, kabataan, they have that high respect sa monarchy. Mga kabataan yun. Eh, ano ba ang kasabihan natin sa mga kabataan? Mga pasaway yun eh. Pero doon sa coronation, talagang napakaraming tao. Hindi mahulugang karayong, ika nga. And they were British or English of different ages. Matanda, kabataan. Sabi ko nga, eh, sa Amerika, hindi ganyan. Because sa kanila, they honor the monarchy represented by the king. They may not like the king, but they love their monarchy. Di ba? Ngayon, sa atin, the expression of love is part of what we call a surrendered life. No? And there are two stages towards a surrender life. Two stages. Now you should understand, we should understand, so that we can have what we call a surrendered life. The first is to accept Jesus Christ as your Savior. The second, recognize Jesus Christ as your Lord. Okay? Hindi pwedeng you just accept Jesus as your Savior. Kinakailangan, in-accept mo siya at kinilala mo siya. In-accept mo bilang Savior mo, kinilala mo bilang Panginoon ng buhay mo. See? Kaya magiging madali ang pagsunod natin sa utos niya. Magiging madali ang pagsunod sa utos ni Kristo kung siya ay Panginoon ng ating buhay. So yung core values natin, baliwala yan, not unless every one of us have recognized Jesus as our Lord. May sinabi dyan si Juan eh. Sa first John, ano sinabi ni Juan dyan? Hanapin nyo. At yung key doon ay itong ating pinag-aaralan. Baka nasa 1 John 5 yun. Ang una makakita, libre sa bus. Papuntang camp. Eh, libre naman talaga yun. Yun no? Uno Juan. Ha? Hindi. Ayan, oh. Ang liwanag. Ano sabi? If we say we love God, ano ang bunga nun? We will obey His command. And to those who love God, obeying His command is easy. Oh, ano yan? Oh, yan. See? Ang liwanag, ha?
Kung sinasabi natin iniibig natin ng Diyos, dapat obedient tayo sa Diyos. At kung obedient tayo sa Diyos, madaling sumunod. Di ba? Alam nga namang iniibig ni Amy si Ate Pin, tapos hindi niya sinusunod. Iniibig ni Thea si Dory, hindi niya sinusunod. Pag-ibig ba yon? Hindi. Pagsuway, hindi sinusunod eh. Ano? Pagsuway. See? Alam nga namang sabihin ni Junior, iniibig niya si Dory, hindi niya sinusunod si Dory. Iba na yon. Ibang usapan yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. We have to recognize the Lordship of Jesus. Hindi lang yung Savior siya. Ha? Kasi marami, pinofocus lang sa pagiging Savior eh. Hindi Lord. Oo. Di ba? At yun ang gusto natin na nakikintal sa ating isip. Jesus is my Savior and my Lord. Therefore, it will not be difficult for me to be obedient because I love God. Diba? May kanta si Tom Jones dyan eh. Ano yung kanta ni Tom Jones? Without love, I am nothing. Oh, without love, I am nothing, sabi ni Tom Jones. Without God's love, we are nothing. Di ba? Oh, tama? Tanong si Ronnie, sino love of his life? Ha? Ha? Di ba? After God, siyempre, si Aaron. Si Aaron, after God, baka before God, si Ronnie. After God, kasi tayo. Kaya nga magiging madali rin sa atin na mapag-aralan natin ang susunod na core value kasi napapalibutan na ng pag-ibig ang isip natin. Di ba? Ang puso natin. Kaya when we tackle family relationship, ayan na. Napakagandang topic niyan. Kailangan yan ng bawat pamilya. Maunawaan ang value, ang kahalagahan ng kaugnayan sa pamilya. See? At may sinasabi pa nga dyan ang mamaya, yun ang magiging topic ni Pastor eh, sa Ephesians, no? Pero may sinasabi sa Proverbs. Ano? Natatanda ninyo? Ano ang mabuti? Anong isang bagay ang mabuti? Anong isang bagay ang mabuting makita? Isipin ninyo. Sabi dyan sa Proverbs o I'm not mistaken, no? Basta na sa Biblia. Ha? How good it is to see brothers and sisters together. Saan yun? Na nagkakasundo. Yeah, hinahanap na ni Ricky Joyce. Parang, how good it is to see family together in harmony. Ayan. Psalm 133 verse 1. Pakibasa mo, Dory. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Yun.
See? Family relationship is built on unity, pagkakaisa. Eh? Di ba? Imagine niyo isang family, isang church, isang bansa, isang pamilya na hindi nagkakaisa. Oh. Will it be good? Will it be pleasant? Hindi. Di ba? Kaya ito, isang hamon sa atin. Kaya kailangan mamaya, tulad ng sinabi ko, huwag kayong kukurap para hindi nyo mamiss yung sasabihin ni Pastor Ibo sa atin. Tama po ba, Pastor? Oo. So, dito muna tayo magtatapos. Para huwag kayong titingin sa relo, sira ito. Nine pa lang, oh. Hirap na hirap umakit yung ano eh, second hand, oh. Matanda na. Parang si Ate Hirang. Ha? Hindi si Ate Piling, andito si Ate Piling. So, sira na pala yan. Dalawang bagay lang yan. Para tayo magkaroon ng bago, bubili tayo o may magdo-donate. Yun lang naman. Bibili tayo. Hindi, sira na. Oo. Pero bakit umaandar? Isa laki naman yan. Nahihirapan talaga yun. Hindi, matagal na yan eh. Panahon-panang ondo yan eh. Okay, so bibili lang tayo. Amen? Tayo manalangin. Ate Piling, total, ikaw ang pinaka maganda dito eh. Ikaw na mag-pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagpapala mo sa amin na nakarating kami sa aming bahay-sambahan. Salamat po sa aming pag-aaral tungkol sa pamilya at kung paano kami magsasama-sama bilang isang mabuting pamilya sa iyong paningin. Ingatan mo po kami hanggang sa makatapos kami ng aming pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.